Here, for more hair. Grabe. Naloko ako. Sa gamer, streaming ka talaga. Gamer! Ang mga gamer! Ayan! Pwede pala sa YouTube ang mga gamers, guys, eh. Ay, kayo naman talaga, oh. Chubigan. Ginagaya ko lang. Learn Quran! Hi! Hello! Hello, how are you? Ah, hello, Karya! Hello, Karya Mamuna. Long time no see, my friend. How are you? Yes, welcome to my live friend. Ayan, thank you for dropping yourself. Box naman talaga, guys. Alan, hindi ko nakita yung aking ipit. Sa mga... Hello, Kanabara, guys. Thank you. You are always welcome. How are you, my friend? Long time no see. You did not visit me every my ano, my live. Oh, how are you today? Hope you're good. I'm also fine. Sabay no, grabe naman. Over naman ang aking voice. Ganyanin ko nga ng konti, guys. Para game streamer tayo. I'm fine and you? Yes, I'm also fine. How about you, my friend? Yeah. My goodness. Ayan, mga game streamer, guys. Woo! Sabay ganun ano. Oh, my goodness. Oh, thank you very much for the nice compliment. Ayan, guys. Medyo sexy konti kayo naman, no? Hindi pa laging formal. Pwede ba ako sa ano? Sa gamer? Streaming? Yes. I thank you very much, Karya, for the nice compliment. Yes, how many sister of you? Yes, your personality is very nice. Yes, thank you very much. Same to you as well. And of course, my just hello host, hello Jun Luis. Tamsak daw, hello. Salamat po sa iyong pagpunta, Jun Luis. Yes. I have 6 sister. Yeah, but guys, nakalimutan. In my grabe, hindi ako marunong mag-English, guys. Tulungan niyo naman ako. Please show your dress. Oh, I can't do that. I have a very tiny short. I cannot show to the world. It's private for me only. Sabi, you are very nice. Yes, thank you very much. Very much. I have a 6 sister actually and one brother. And when my mom died, you know, I have a 3 sister and my father first wife, which is my mom. Then after my mom died, then my father's remarried again. Then I have 4 siblings. So we're gonna, guys. Oh yes, hi. Rajini Lifestyle Kitchen, hello. Kumusta? How are you, my friend? Yes, how are you? Yes. And they are all married, my siblings. Next, guys, mag-English-English na tayo dito, guys. Oy. Unsa man na? Good, dugo ang ilong natin dire. Yeah, of course. Naloka naman ako. Guys, ay mo. Sino pa ba?
Maxima Bitun. Hello, ganda musta? Watching from London. Hello, Maxima, si Madam. Hello, Madam. Kumusta na po kayo dyan? Oh, sana po, okay po kayo dyan sa kinaroroon niyo, Madam. Sa may galabsat out sa mga taga-London, of course, guys. Ayan, thank you, Madam, for dropping yourself to my live streaming. Next naman, English pa more, guys. Watching from London, yes, BBM and Sarah Sherwin in 2022. Stay safe always and God bless. Same to you, ma'am. Thank you for visiting my live. Ayan. Salamat po. Much appreciated. My co-loyalist from Maxima Vuitton. Ayan. And reconnecting. Oh my goodness. What happened? Nangyari? Sandali lang mga besa. Ba't ganyan? Nangyari? Ayun, Happy New Year, yes. Sorry, bakit? Parang may nagpindot sa ano ko. Parang may nagpindot sa ano ko. Sa aking phone. Hindi ko naman siya pinindot. Bakit nag-iba? Oo, yes. Thank you, ma'am. Salamat. Jules Luis, ayan, may galaw siya to sayo. Anna Regini, lifestyle, yan, fine sis, of course, thank you very much. Len Curran, please show your dress, please, please, please. Okay, naku guys, mayroon nagre-request dito, isushow my dress. Please, please, okay, naku guys, mayroon nagre-request dito, isushow my dress. Well, this is my dress, see? Simple, but terrible, sabay ganun. Nako. Thank you, Learn Quran. Thank you, Karyama muna. Guys, request ko pakita do yung damit ko. Di ako pwede magtayo kasi ako guys, naka very tiny tiny short yes. Ayan. Tapos learn Ay, Alan Levy, Gajolorina, hello sir. Kumusta po? Hello, may galaw sa taot po sa inyong lahat. Hello po, hello. Hi ma'am, good evening. Hello po sa kaya Ludivina Balmores. Ayan. Tapos kay Alan Levy, Jalorina, na imbag nga rabii, Madam, binasora na ang DQ ni BM. Nangabak tayon won. Yes, actually di yun ang topic ko guys, but very very good news for that. For talaga no, for ayan. Good evening everyone. Ayan, na imbag nga rabii kada kayo amin, mga kapagabsat, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan, sa mga kaigsuunan natin, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, maayong gabi sa inyong tanan, mga inday, mga dudong sa Iloilo, saan sa man sulok ng Pilipinas. Maayong gabi sa inyong tanan. Ayan. My goodness, guys. And of course, sa aking probinsya. Ayan, few kifuregamo. Next naman. That is a blown language, guys, you know. So, ayan, very good news po yan. Talaga naman, oo, no? Ah, grabe. How are you, dear? I'm fine. I'm fine. Thank you, Regine. Yes, yes, yes. Wow, galing, ha? Okay lang yun, host. English pa more. Yes, English pa more, guys. So, yes, Happy New Year. Happy New Year to you. Two? Anong balita sa punta si Sir BBM sa Cubao at Ma'am Sara? Cubao? Ano yung Cubao? Lendong gawa yan. Well, ang balita natin guys ngayon is, of course, nasa caption ko guys at saka sa thumbnail ko. Alam nyo, mas maganda siguro na iupo na natin si Sir BBM. Kasi ano na guys eh. Delikado. Pwede ba mag-consider lang yung mga kalaban, mga bes? Wala nang kaya. Naku, wala talaga. Naloka ako. Yes. Okay, ang haba ng hair. Pretty Laon, may galam shout out, darling. Ayan. Ay, nako. Okay, Melvin Warren, sir. Good evening. Good evening, ma'am. Ma'am talaga, no? Litz na lang. Yan ang nickname ko, guy Litz. That's why Litz took vlog. Ayan. Pag in Stella, ayan, may galam shout out, madam. Ayan, of course, Pretty Laon nandyan. Tam66, ganda. Ayan, salamat po, ma'am. Oo nga naman guys, kumusta naman kayo? Kumusta? Uy, grabe naman ang nangyayari sa bansa natin. Hindi ano ah, yung ito ba si Omegatron? Bakit ang nangyari? Bakit lumulubo naman yan? Totoo ba yun? Parang nga, hindi ba kapaniwala, paniwala, wala tayo ah. Ba't parang lumubo? Yung mga naapektuhan? Parang lumubo yata.
Ano yung nakita ko kanina, umabot guys ng 39,000 daw ang apektado. Grabe, ba't ang bilis? Totoo ba yun? Ako, parang hindi ako naniwala to mga bes eh. Kasi actually, you know, yung bunso ko guys, ano, may sipon siya. May sinak. Ngayon, bumili ako ng ano, ng kanyang gamot, paracetamol. Gumaling. Gumaling. Ayan, naglalaro na naman ng ML. Yung bunso ko guys, parang katangkad ko lang, parang ko lang mga kapatid yung mga anak ko eh. Yan. Kaya actually, no, pinagkamalan na akong old elder sister doon sa dalaga ko. Sabi nung ano, ate mo, hindi mo drako, sabi ganun. Ay, para lang kayo magkapatid. Oo nga. Ang lalaki kasi nila guys eh. So, yun, may sinat. Wala, ano lang, biogesic lang, paracetamol. Nawala. Ang daming mga, alam nyo, mga lima na galing sa kanyang ilong. Parang hindi ako naniwala dyan sa Omegatron na yun. No? Kasi yan, pag once dinala mo sa center yan, sasabihin nila, pa-check up ka doon sa doktor. Pagdating mo doon, sasabihin nila, Omegatron. Pwede, imbis walang Omegatron, ginawa nilang Omegatron na may sakit ka. Kaya hindi ako nagpupunta ng center, guys. Gumagaling naman kami sa ano eh, gumagaling naman kami sa Bioflute, tsaka Newsip, tsaka Dolphinala yan. Pinuromot talaga, Becky naman. diba? Biogesic, Advil. Diba guys? Yan, namay-stock ako eh. Gumaling naman yung anak ko. Masama ang pakiramdam niya ngayon, nagoy. Talon-talon. Kumbaga, naglalaro siya. Ganun. Niniwala sa mga... Ewan ko ba? Bakit nahuli di? Ito pa, mga dating anti-Marcos na kalyado ni Kurikong umarip na kay Bibi ngayon lang. Alam ko yan ako! Grabe! Ala kayo guys. Ano nangyari, no? Mga raming balimbing ngayon! Mag-ingat kayo guys! Pero doon... pati naman yung isa guys, yung dating ano, secretary, yung secretary ng ano guys, DILG. Wow! Grabe, hindi mo alam ko ano. Hello, Redelio Perez. Hello, sir. Hello, madam. Good evening. Good evening, sir. Ayan, kumusta? Pag-instela, hello, idol blogger. Hello, Lolit Gerpo. Ang aking, ang aking friend, si Lolit Gerpo. Hello, madam. Kumusta? How are you naman today? Ayan, you're still beautiful. Of course. Eric Kabadots. Dito nga si sa amin, nung isang araw, 26K ang cases ni Omegacron, iba yung cases ng kahapon. Nako sir, ay Erica, parang hindi po ako naniniwala eh. Parang hindi ako naniniwala, alam nyo ha, halos dito nagkasipon-sipon. Wala naman sinasabi na ano, na si Omegatron yun. Kasi hindi sila nagpupunta sa center, bumibili sila guys ng Anusip, Bioflow, Paracetamol, ayun, pinopromote ko na. Beke naman. Di ba? Tapos, wala. Ewan ko. Ginagawa yata tayo negosyo ah. Ayan. Hello, pretty host. Ay, pretty Bea. Pretty Bea. Loka talaga. Itong dalawa kong kaibigan. Kakutsabahan ko. Nelia Mendez. Hello, pretty Nelly. Ayan, pretty Bea. Nadyan. Magalaw siya to you, darling. Kayong dalawa. Judith. Pitalbero, baka nga dating araw, kalabanin si BBM. Tingnan mo si PRD. Ganon din yun eh. Nasabi ko yan guys, yung mga nakaraan live ko. Tingnan nyo yung magagawin. Gagawin mga yan. Pag nakaupo yan, alam nyo kung bakit, bago tayo bumunta doon, alam nyo kung bakit naging balimbing sila ngayon. Kasi, alam nila na mataas si BBM at malakas. Guys, ha, majority ng Pilipino, ha? Halos na kay BBM na, kaya nga sabi ko sa tabi ko, iupo na lang kaya yan sa Malacanang. Si BBM Sara, wala na eh. Naloka ako guys, very overwhelmed naman ako. Sobrang saya naman ako doon. Diba? Sobrang saya ako talaga. Diba? Naloka ako. Yung mga nagtatanong ha, yung kung kasama doon sa balota, natural! Leading candidate po yan, hindi pwedeng tangkalin. Leading candidate yan, pinakamalakas.
sa kalam, ikaw nga. Oh, di ba? Leading candidate po yan. Kaya kasama po sa baluta sa mga nagtatanong. No, nag-alala. Kasama po sa baluta ang ating pinakamalakas na pambato, si BBM at saka si Sarah. Nasa baluta na po. Oh, anytime from now, i-ano na nila, ipiprinta na nila yung baluta. Mm. Pretty balut, pretty baluta. Naloka ako, guys. Natitensya ako. Ayan, Judith Pitalbero. Ayan. Madam, kumusta? Like your off shoulder. Yes. Lady in black. Alam naman ako. Pretty Bea. Oy, guys. Aurelio Perez. Si Mocha BBM na daw. Oh, napanood ko yun. Mm. Ang ano niya daw, guys. Ang kanyang pangulo, si BBM Sara. Oy. Ganon, ma'am. Totoo po yun. Mm. Baka naman ano yan, ma'am. Baka naman na patibong po natin. Hindi nyo po kami maloko. Kilala na po namin ang ugat ninyong lahat. Ang akala nyo, ibubuto namin kayo kung paano nyo inalipusta. Kung paano inalipusta nung ano mo, yung manager mo, yung pambato namin. Wow, galing ha. Mm. Kumanda kayo sa akin, babanatan ko kayo talaga. Hindi ko nga kayo mumurahin, bro. Yes, Benjamin Cabrera, madam, kumaganda at very charming kayo ngayon. Ano ba ang sikreto ninyo sa beauty nyo? Uy, grabe naman to si sir. Grabe naman, para beans lang naman to sir. Yung kulay pink, tsaka lipstick, eyeliner pa, oh. Ito naman si sir. Oh, lahat naman tayo blooming. Ay, kaloka ako, guys. Talaga sir. But anyway, no, guys, ano, kanina, may napanood ako, yan. Dahil alam naman natin, ano, oh, start tayo yung iba, isa sa mga update ko, guys. So, importante din to, ano, importante din ito, no. Una-una, guys, ano, nilagdaan ni Pangulong Duterte, guys, yung batas. Ito yun, no, yung nilagdaan niya. Sana ba si batas dyan? Kaloka ako, yung tagal naman, uy. Ayan, no. Ito yun, guys, oh, nilagdaan ni Pangulong Duterte. Ayan, oh, bilang batas ng Republika. Oh, Act number 11642 or Domestic Administrative Adoption on Child Care Act na layong mapadali ang adoption proceeding sa mga batang Pilipino. Binubuo rin ng mga nasabing batas ang National Authority Child Care. Ayan, na layong ideklara na laging na legal ang isang bata para ampunin. Oh, guys ha, ano yan, importante ito sa atin, mga mamayang Pilipino. Pinarurusahan din sa nasabing batas ang pananakit at exploitation sa mga bata, sa mga individuals, na mga adoption sa mga ito. Nilagdaan ni Pangulong Duterte, guys, yung batas na yan, kaya batas na po yan. So, ibig sabihin, madali nang mag-ampun ng bata. Very easy. Kasi batas na nga po yan, ano? At alalahanin nyo, bawal ang manakit, guys. So, yun. Alam nyo kung bakit. Kasi ganito eh. Kung nakikita nyo, yung sa Pilipinas, medyo lumubo, ano? Yung populasyon natin. Eh, kung nakikita natin, mayroon mga ina na pabaya sa mga anak, no? Hindi nila dinisiplina. Kung nakikita nyo, no? Yung mga bata na maagang nabubuntis, no? Maagang nabubuntis. So, yung iba dyan, kung nakikita nyo sa mga news, iniiwan na lang sa tabi-tabi, oh, hindi na kayang pakainin, hindi na kayang alagaan, no? Eh, ang sa akin naman, wag naman ganun, ano? Gamit tayo ng contraceptive. Ika nga, yung iba, nagpapadami ng anak, no? Hindi walang control, ha? Oh, alam mo yung karamihan na madaming anak? Nakikita ito, guys, sa mga, maano, yung mga medyo wala sa buhay, kulang-kulang sa buhay ba? No, wala, hindi mo makita to sa mga mayayaman, medyo sa mga mahirap. Nagbasta lang, guys, nga nakabukaka na lang ganun, no, 'di ba? Dire-diretso. No, walang inisip kundi yung kinabukasan ng mga anak. So mas maganda 'yun, no? So katulad 'yan, hindi na kayang alagaan yung anak, ipapaampon. Kaya okay na 'yun yung pinasa ni Pangulong Duterte na batas. Oh, 'di ba? Oh. Napakinggan nyo, guys, ayan, no? Mm. Para mapadali sa adoption process sa mga batang Pilipino, pinirmahan ni Pangulong Duterte, guys. Oh, si Itets. Oh, pinirmahan na. Oh, 'di ba? Ang daming
batas na pinasa ni Pangulong Duterte bago siya bumaba sa kanyang ano, sa kanyang katungkulan bilang pangulo ng Pilipinas. Ito naman guys, nasabi niya naman noon pa, no? Marami siyang dapat gawin bago siya bumaba. So ayan ano, sana yung mga magulang diyan disiplinahan niyo ng mga anak niyo. At saka yung mga kabataan naman huwag masyadong mapusok para hindi tayo dumami. 'Di ba? Ganun lang po 'yun. At saka mga mahihirap diyan na mahilig, ba kontrolin niyo naman ang mga sarili niyo. O iisipin nyo ang kinabukasan ng mga anak, no? Kasi pag dumami ng dumami, sa isang pamilya, pitong anak, walong anak, ano lang ang kinikita ng ama, wale. So ang iba, pinapaampon. Well, no? Kasi marami din nakikita natin mga bata na ano, magalagala, no? Lalo na sa ano, sa mga ampunan, marami. O, di ba? So itong batas na ito, guys, kung sinong gustong umampun, no? Dapat alagaan ng mabuti ano at bawal naman nakit. Ayan ano. Pinakamaganda 'yan at good news naman din para sa atin ano. Ang pinakagagawin lang natin sa ngayon is control yourself. No, 'di ba? Taglamig ngayon. Oh my goodness, guys. Sana all. Well ako guys ano. Wala naman ako, mga anak ko parang kapatid ko na lang pag magkasama kami. Mahirap na. Mahirap na. Oy. Natatawa tuloy ako sa inyo ano. So ayan guys ano, yung aning first topic natin. Ito at isa pa guys ano, si Sir BBM no. Napakabait talaga ni Sir BBM no, grabe. Mayroon siyang panawagan ano, may panawagan siya guys. Titingnan ko yung panawagan niya dito, nababasahin natin kahit papaano. Para naman kahit baka sabihin nila gawa-gawa yung ginagawa natin. Wow naman, grabe kayo ha. Ayan oh. Titingnan natin ito guys ano. Yung panawagan na. Yung panawagan ni Sir BBM dito guys is yung sa CHED no, sa about the tuition fee. Kasi guys, sabi niya former Senator Ferdinand Bongbong Marcos guys Jr. urged the Commission on Higher Education CHED to defer the tuition increase it recently approved for 56 higher education institution amid the pandemic. Marcos and his running mate, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, appealed to the CHED to defer the planned tuition hikes for academic year 21-22. The unit team on Wednesday, sabi niya, said that to suspending the looming tuition increase would negatively impact the financial situation of many Filipino families guys ano, so itataas nila yung tuition fee. Sa ngayon sa sitwasyon natin dapat iano na lang muna, ipagpaliban, ika nga, to defer, ipagpaliban dapat kasi nga, di ba? Okay lang sana no kung puro mayayaman, walang problema, pwede mo itaas yung tuition fee. Kaso lang ang problema dito guys, yung mga kapwa natin na wala naman kakayahan, no? Kung itataas mo yung tuition fee, plus di pandemic pa itong nangyari, lalo silang mahirapan. So sabi nga, ipagpaliban, huwag mo na itaas. Oh, 'di ba? Ganun. Oh, 'di ba? Kaya nga kasi plano nga itataas, i-increase yung mga tuition fee. Wow, grabe naman guys, tingnan niyo naman sitwasyon natin, hirap na hirap tayo tapos ganun. O dapat ipagpaliban 'yon ng panawagan. Oh, di ba, chocha? Oh, yes, kasi ang maapektuhan dito guys, yung mga nasa baba, no? Hindi yung sa mga rich people. No, okay lang sana kung lahat tayo ay mayaman, no problem. Kahit itaas mo anytime, kahit sa kabila ng sitwasyon natin sa sitwasyon na natin ngayon, okay lang, no problem, itaas mo. Oh, ayun naman ang panawagan ng BBM Sara. Na kung pwede sana i-defer, pagpaliban muna, not now because the sitwasyon natin is not maganda. So kailangan natin ang money. No, 'di ba? Halimbawa, yung mga nasa mababa, no? Ay tatlong kolehiyo. Kung ang hanap buhay lang ng magulang niya tamang-tama lang, no? Tapos dagdagan mo pa yung baybayaran, ang taas-taas, ay naku, kawawa naman sila, no? Ang makaka-afford lang 'yan is yung mga mayayaman.
Mga katulad nyo guys, oh, di ba guys? Yun ang panawagan ng ating mahal na Pangulo na si Sir BBM. Mm. Ayun, para makita nyo. Mm, yan o. Oh. Oh, see? Oh, saan yun? Oh, yan o. Oh, binasa ko. Oh, see? Oh, yan. Mm. Kaya yun ang kanyang panawagan mga bes. Oh, di ba? Galing yan. Di pa nakaupo, no? O tingnan nyo, hindi pa nakaupo yan bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero naintindihan niya ang sitwasyon. No? Naintindihan niya ang sitwasyon ngayon. Tingnan mo yung kanyang kababaan ng loob guys. Yung kanyang malasakit sa kapwa. Naiintindihan niya. Kaya talino talaga nito. No? No? Kaya urge to the chain. Defer. Ganun diba? Naloka naman ako. Ay, bugok kayo. Diyan, ha, 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 sabi. Rodelio Perez, hello, sir. Ayan, pipino pang haplos, ha, 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 ha. Ayan. Mas lalo maghirap naman ang mga mahirap pag itaas naman yung tuition fee. Dapat hindi yan ang focus nila. Bubuksan ang, yun nga, ang, si, batikusin yan, sigurado ako. Yes, Philippines will rise again through BBM, the next president of the Philippines, sabi ni Maria Casca. Hello, madam! Kumusta? Yes, yun nga, guys, panawagan niya yun. Kasi nakikita niya po, guys, yung sitwasyon talaga, as in, nakita niyo naman sitwasyon natin, okay lang sana kung mayayaman ng Pilipino, no? Pero ang problema dito, guys, yung mga maralita na nagpaaral sa kolehiyo, eh, ang taas ng pag nag-i-increase pa yung tuition fee. Eh, kawawa naman sila. Eh, kung magsasaka lang. O, oh, di ba? Sa bagay, pwede man ng installment. Pero kahit installment talaga, guys. Parang hindi akma yung ganyang plano ng CHED na itataas yung tuition fee sa ganitong sitwasyon natin, no? Dapat ipagpaliban, no? Pag after the ano siguro guys, the after the sitwasyon natin, ano? For sure naman ba back to normal tayo. Ito parang dadaan lang ito si Megatron eh, no? Parang lilipad 'yan sa Kalawakan. Doon na lang maghasik ng lagim. Doon sa mga bituin sa taat, guys. So 'yun ang isa sa mga ano natin, ano guys, ano? Ibinabalita ko sa inyo. Sa ating galing yan sa ating pambato bilang Pangulo ng Pilipinas. Oh, di ba guys? So yun, let's go back. Let's proceed to another topic guys. Kung nakikita yung thumbnail ko guys, kaya nga sabi ko sa inyo, iupo na natin si BBM sa Malacanang. Wala nang kakahabol-habol. O ilan ang sinabi ko kahapon mga bes? Yung rating niya, ilan ba yun nung isang araw, yung isang live natin? O, ilang rating niya? 62? O, sabi ko, diba, tataas at tataas pa rin? O, yan! Nagagalit na naman ang dilawan, mga bes. Lagot tayo dito, mga kaibigan. Ano bang nangyari? Ito na naman ang aywan ko. Ay, Jesus, Maria Josep. Natatawa lang talaga ako guys. Magagalit na naman ng mga dilawan. So yun oh. Dito oh. Kaluukan, solid BBM. Oh, see? Ito ang sorbe ng Kaluukan. Oh, malaki din ang Kaluukan kung nakikita natin ano. Ang ginawa nila, nagsorbe sila. Oh, 'di ba? 4 na buwan na lamang bago ang halalan, patuloy pa rin ang pangunguna ni Partido Federal ng Pilipinas. Aspirant President Bongbong Marcos sa lahat ng survey, maging local man o pambansa. Yes. Oh, nung nakaraan, saan ba yung ano guys? Cavite. Oh, kaya Governor Remulla. Oh, landslide siya doon. Ilan ang ano niya doon, percentage 62 ba? 62. Ito na ngayon, guys, oh. Wala na. 71. Oh, sabi na ay maloka ako. At sa huling survey na isinagawa sa Caloocan City, sigurado na rin ang panalo ni Bongbong Marcos kung ngayon ang gaganapin ang halalan matapos siyang makakuha ng 71% preference vote. Naks naman. What? Oh, di ba? Ano ba 'yan, mga bes? Oh, di ba? Oh, paano 'yan, mga dilawes? Paano yan? Ano ngayon?
Ala guys, walang kayo. Ano bang nangyari? Sabi ko sa inyo eh. Ha? Ang taong bayan, hindi bulag. Ha? May puso't pakiramdam. So, kaya nga sabi ko, ha? Dapat pagdating sa mga sakuna, lalo na sa mga tumatakbong mga opisyal, to the rescue kayo. Pero na dahil kay Sir BBM, gawain niya naman yan, kahit walang pwesto sa gobyerno, tumutulong sa kapwa. Oh, lalo na yung Udet. Oh, siyang nauuna. Hindi pa lumapag si Udet. Hindi niya pa nilampaso ang mga bahay ng mga taga Liti. Luzon, Visayas, nakaripak na siya guys ng mga relief goods. Ganon kabilis si Sir BBM. And how much more pag nakaupo sa Malacanang next year? Oh, 'di ba? Alam na alam niya. Ah, ang pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Tingnan nyo ngayon sa social media. Oh, anong pinupuri siya lahat? Pinupuri niya. Yung dating anti-Marcos, ngayon nagiging pro-Marcos na. Hindi natin alam kung yun by ay balimbing. Baka gusto nila pwesto sa gobyerno dahil alam nila mabait ang Pangulo. Pangulong Marcos. Oh, diba? Ako kasi kiniklaim ko na eh. Kasi nakikita ko na. So, yun ano. Oh, Caloocan na solid BBM. Tingnan niyo Caloocan, malawak ka na ano ito, lugar na ito, Bongbong Marcos, 71%. Moreno, 10%. Itong Masaklap kay Manny Pacquiao, 2%. Naloka ako. And of course, Lacson, mas masaklap to guys, 5%. Ito mas masaklap guys. Si BP Lini, 10%. Ano ko ako lang dito guys, vice presidente. Ang ano, presidente. Wala silang nilagay doon eh. For sure si Sara number one sa Caloocan. So far so good. 71% sa Caloocan. Cavite 62. Oh, hintayin nyo ang survey ng Tarlac. Kasi ako ang nakabase dito. Tingnan nyo guys. Paano yan? Mga delays. Where na you? Pupunta na mi sa Malacanang. Kalorki, oy. Gihatay. Yay, kalorki. Oy, sino nagpaano? Ayan, Michael Oralio. Hello, sir. Taga-Amerika pala to si sir. Yayamanin talaga. Hello, Michael Oralio. Hello, sir. Salamat naman dyan sa pambili ng pangkilay ko. Pudpud na yung lapis. Di joke lang, sir. So, yun guys, ano? Nakita natin ngayon. Sa tingin nyo, makahabol ng kalaban? Hindi na, siyempre. Di ba? Hindi na. O, hindi na talaga makahabol yan. Ang dami nagsasabi, no? Mga kilalang personalidad, si Bingbong Marcos, ang pinaka magaling na pangulo sa susunod na eleksyon sa 2022. Nakikita nila sa kanya, guys. Yung kanyang abilidad, yung kanyang pagkatao, plataforma, lahat. Tingnan mo sa mga interview niya, no? Sinusubaybayan ko. Wala palang kudiguyon. Hindi pala nagkukudiguyon si Sir BBM. Wala palang kudiguyon eh. Hindi, walang binabasa. Dire-diretso yung sinasabi niya. Hindi, maloka ako. Sabi ko, walang kudiguy ito si Sir BBM. Bakit alam na alam niyo yung mga sagot niya, guys? Sobrang saludo ako dito, no? Pero ako alam kanina, alam mo, everyday guys, inaaway ako ng mga ano guys, mga dilawan dun sa fanpage ng Crappler. Inaaway ako. Grabe, inaaway ako talaga. Kalorki. Sige, awayin niyo ako. Oh, 'di ba? Lalatag ko lahat ng alam ko. Tingnan niyo kung alam niyo pag nilalatag ko yung mga nalalaman ko tungkol sa kasaysayan, hindi walang nagre-reply sa akin. Ang lakas loob nila akong aawayin sa fanpage nila. Ninaloka ako. Nelia Mendez, oy, naku, ganda naman ng aking lipstick. Oh, yes, madam. Regina Perez, si Mocha BBM, naku, guys, ano, yan si Mocha. Nananawagan siya, guys, no? Mismo. Ang sabi niya, ang kanyang presidente at ang kanyang vice ay si Sara. At saka si BBM, ang kanyang presidente. Ang tanong, anong nakain ito? Akala ko PDP laban to. Sabi ko sa inyo eh, ang galing-galing yung manira sa tao. Yun pala, at the end of the day, oh, babaliktad pala eh, no? Katulad ni ano guys, ha? Katulad ni
ni Marujas, guys, ha? Alam naman natin si Marujas, guys, is pinsan yata ng asawa ni Sir BBM, Aranita, pareho po yan, no? It doesn't matter kung magpinsan ni sila what, hindi naman na, ano doon, guys, ano? Alam naman natin yan si Mr. Rojas, eh, ano yan, Liberal Party. Ika nga, dilawan ng kanilang dessert. So, ngayon, guys, ano, kung nakikita natin, walang feedback galing sa kanya, walang mga salita, kasi nga, ang feedback ko, ang nalaman ko, guys, is BBM na raw siya. BBM po siya. Oh, alam mo naman natin, dating secretary DILG yan, silang humawak ng mga Yolanda fan. Oh, see? Oh, yan, BBM na raw. Well, ako sa totoo lang, no, malaki ang tiwala ko kay Sir BBM. Alam niya kung ano ang mga tao na sa paligid niya. Malakas ang pakiramdam niya, eh. Yan si Sir BBM, malakas ang pakiramdam niya actually. Kaya alam niya kung sino ang taong pagkakatiwalaan niya. Alam niya kasi, alam niya sa sarili niya, lalo na Marcos siya. Kilalang kilala. At high profile, ika nga, pag sinabi mo Marcos, high profile po yan. O kilalang personalidad at hindi, not only here in the Philippines but all over the world. Very well known po ang pamilyang Marcos na yan. Kaya yung mga tao na yan, mga balimbing, kaya sabi ko sa inyo, maraming ano, balat sibuyas. Kaya yan, oh, ang dami na. Oh, see, yung dating ano, yung professor sa ano, sa malaking university. Oh, tingnan mo, pinupuri si Sir BBM. Oh, see? Ay, nako. At si Madam Lucy Torres, guys. Ang ganda ng mga sinabi niya. Babasahin ko sa inyo, no? Yung mga sinabi niya kay si Sir BBM. Ay, ang ganda ng sinabi niya, naloka ako. Ang galing naman ni Madam. Kagandang babae. Sana all maganda. Ako din. Sabi niya na. Ayan, oh. Sabi niya, Act of Destiny. Lady Representative Lucy Torres Gomez Louds, presidential frontrunner and former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for his very clear grasp of issues both in the national and local level, citing his wealth of experience from all the position that he had in public service, the beautiful and smart wife of Ormoc City, Mayor Richard Gomez, also wishes him well in his journey to become the president, next chief executive. Oh, di ba, Chuchol? Oh, ba? Commander-in-chief. Oh, di ba? May you be one of the best president Philippines has ever had. Sabi niya, wow, galing naman. Ay, naku, naloka ako. Ay, ito pa, sabi niya, guys, oh. From ano to, guys, Representative Lucy Torres Gomez, 4th District ng Liti. Ayan, on the matter of the presidency, it's really an act of destiny. It's one of those things that only God knows and only time will tell. And I just like to say that if it is in God's plan for BBM to be our next president, may you be one of the best this country has ever had. And I wish you well. I wish you every success. You being the most vilified, perhaps also because you are the most popular for every curse. It's a blessing. Nox naman. Oh, diba? Ganda ng mga words naman ni Madam Lucy Torres. Madam! Saludo ako. Salamat po. Oh, diba, guys? Oh, see? Baka sasabihin nyo, gawa-gawa ko yun, no? Oh. Oh, yan na naman. See? Oh. Nakita nyo? kung gaano ka pinupuri ng mga opisyal Luzon, Visayas at Mindanao si Sir BBM, kasi nakikita nila yung good leadership, ika nga political leadership, political vision for the Filipino people. Of course, more than the political will of the president, Pangulong Duterte, guys, ang mayroon kay BBM.
Tatlo yan eh. Political leadership, political vision for the Filipino people, and political will na mas higit doon sa political will ni Pangulong Duterte. Nakikita naman natin, no? Ang lakas ng pakiramdam ni Sir BBM. Ha? Kung ano ang pangangailangan ng Pilipino. O, katulad yan. O, mayroon pa nga si sinabi, hindi ko na sinali. About the ano guys, ha? Yung sabi niya ay parang dapat libre din yung mga medicines. Hindi ko na sinali dito. O, tingnan nyo. Talagang ang pakiramdam nito, ang talas ng utak niya. Kaya nga, tingnan nyo yung susurvey guys. Oh, ang laki. Ang laki yung survey. Nakita natin. Oh, yan. Oh, katulad dyan, no? Yung diniscuss natin kagabi, about the kay Karpa, guys. Yung sinasabi niya, yung mga dinidiscuss niya, kung bakit ayaw nila umupo si BBM, dahil nga yun, kinatatakutan nila pag umupo. Dahil lahat ng ano, guys, yung mga kumpanya, na may pag-aari ni dating Pangulong Marcos Sr., ay simple guys, ano, makukuha din nila yan. Simple sa kanilang share po yun. Ayan pala guys, nabalita na rin pala sa GMA. So, ibig sabihin, na-spread yan all over the Philippines and not only the Philippines, guys, all over the world. Alam nyo kung anong motibo nito? Ni Karpa? Ang sirain si Marcos sa social media. Oh, walang katotohanan yung sinabi niya. Kasi sinagot siya dyan ni Attorney Vic Rodriguez, yung spokesperson ni BBM. Nasabi niya, walang katuturan yan. Black propaganda, mga propaganda niya, walang basihan. Eh kung totoo naman yun guys, bakit hanggang ngayon? Diba? Yung mga tax na sinasabi niyang ill-gotten wealth. Eh kung totoo nga yun, eh bakit wala naman nakulong? Sinabi nga na natin kagabi dito. Ayan o, kaya nga sabi ko, ayan kayo sir. Attorney Carpio, tigil-tigilan nyo na po yan. Wala kayong mapapala yan. Kasi kahit anong klaseng paninira nyo, sir, hindi po kakagatin ng mamamayang Pilipino kasi alam na po ang galawan. O, tingnan nyo ang nangyayari sa ngayon. Anda, dami-dami yung propaganda na ginawa. Isa lang po ang layunin nyo yan. Isa lang po ang may pakanan yan, kundi ang mga dilawan na ayaw kay Marcos. Sino bang may galit kay Marcos, guys? Sino ba? O, di ba di ang dilawan? Sila lang naman yun eh. O, sinong puno? O, yung santi-santita kuno. Yung hero kuno. O, di ba? Involved sila doon. Wala nang iba. Sila kasi ang ano eh. Kung sila yung pinaka ano, yung galit na galit kay Marcos. O, di ba? Sino bang bumuo ng PCJJ? Eh, di ba? Dilawan din. O, di ba binuo ng nanay nyo? Di pala. Nanay nila. O, see? Akala nila. Sige, sabi ko nga doon kanina, sige, siraan nyo pa. Maglabas pa kayo. Hanggat gusto nyo. Pero ito lang masasabi ko, hindi nyo kayang distrakin ang mga Pilipino dahil alam na. Oh, kahit walang ano pa yan, mga walang ibang cellphone, yung mga iba doon sa mga kabundukan, makakarating din sa kanila kung ano man ang nangyayari. Oh, dahil mayroon naman tagapagbalita eh. Yung mga yung ginagawa ni Carpio guys na in interview sa GMA. Galing mo sir, ha? Galing mo talaga. Kahit anong klaseng paninira nyo. O yung ibang vlogger ha, guys, ha, gumawa pa sila ng video para i-spread sinisiraan si BBM sa social media. Kaya alam naman natin, no, yung motibo nila para ibagsak si Sir BBM. Pero sa mga ginagawa nilang paninira nila, ngayon, tingnan nyo, kalaukan, 71% ang taas ng rating niya. Do you think makahabol ang kalaban? Hindi. Hindi na makahabol po yun. Ang dami nagsasabi sa social media, mahirapan sila. O yung mga mainstream media na medyo hindi gano'ng kilala, ganun din ang sinabi nila. Yung mga sikat na vloggers, ganun din ang sinabi nila. Oh, paano sila makahabol? Well, sa mga paninira nila, kaya yan. Ibig sabihin, isa lang ibig sabihin nun eh. Gising na ang taong bayan. Kung bakit si BBM ang gusto nila. Oh, kaysa mga kalaban, tingnan nyo. Diba? Nagyayabang si Madam BP. Oh, tatalunin niya si Sir BBM sa halalan. Yun ang goal niya ngayon. Ito ang goal niya ngayon. Ito yung gusto niya mangyari. Talunin si Sir BBM. Ang yabang talaga. Ang dami nga nagsabi kanina, no? Napapanood ko, sobrang yabang niya.
Ang lakas loob niya magsalita, kababaeng tao, no? Di ba? Lakas, kala mo, no? Oh, baka may power. Power ni Dragon Ball. Kaya nga eh, alam mo, daming nayayabangan sa kanya. As in, guys, ayaw nila talaga sa kanya. Nayayabang talaga sila. Mm. Parang ang dating eh, may pinagmayabang talaga ito, no? Ay, sabi ng mga nagko-comment siguro, ano yan eh, no? Dumidipindi na naman yan sa ano, sa matik-matik. O, hindi ako nagsabi, yung mga nagko-comment doon. See? Ang yabang. Sa mga ginagawa nila, tingnan mo, ang taong bayan ngayon, saan sila, ano, pumapanig, sinong gusto nila, si Sir BBM pa din. Oh, di ba? O, nakita nyo kanina, interview ni ano, ni Carpio, sa GMA7, aba, feeling, akala mo, totoong-totoo. Ang tagal na yun, guys, ano, kumbaga dapat, pass na yun eh, kumbaga, hindi na dapat ungkatin eh, no? Dahil wala na sila kasing maibato kay si Sir, kay Sir BBM. O, wala na silang maibato eh. Katulad yung disqualification case, wala namang basihan yun. Waleng-wale. Walang basihan eh. Alam nila kasi walang katuturan, walang basihan, walang ground yung pina-file nilang mga petition against Sir BBM. Ngayon, ito na, dito na sila guys, bumabawi. O, ito na yung pagkana nila. Yun ito yung mga propaganda nila. Kundi ungkatin yung mga nakaraan, katulad yung ill-gotten wealth. Mm. Kaya yan, buong social media yan guys. Ano, Channel 5, Inquirer, lahat ng ano guys ha, naka-spread yan yung pinakita ko sa inyo kagabi, yung sinasabi ni Carpa. Mm. Ganun eh, ganun ang ginawa nila. Wala na silang ibato, wala na silang ano, wala na silang kumbaga para pa, wala silang ikakasira na kay BBM kundi ibabalik na nila yung ano guys yung nakaraan kaysa daw magnanakaw. Ayun ang ano nila eh, yung bukang bubig nila. Sabi ng mga nagko-comment, wala na bang iba? Wala na bang ibang issue? Lumang tugtugin na yan ah. Sawa na kami diyan, sabing mga nagko-comment, sa totoo lang. Oh, makikita mo yung mga nagko-comment, halos BBM. Sara, kukunti. Kahit sabihin nyo ha, baluarte ng fanpage nila ay dilawan. Pero nakita mo guys, ang mga solid bibi Marcos nandoon. O ang sabi nila, wala nang iba. Wala nang ibang ano pa. Wala nang ibang paninira. Kasi alam na namin yan eh. Matagal na eh, panahon pa ni Kupong-Kupong yan eh. Wala naman nangyari. Wala naman kayo ebidensya. Hindi nyo naman na ipakulong ang dating ginang o sino man sa kanila. Puro lang kayo paninira eh. Ang sabi ko naman, puro kayo paninira sa pamilya Marcos. Bakit hindi nyo tingnan ang side ng Aquino? Kung ano nagawa nila? O, di ba? O, tapos may nag-comment, sabi doon, ano? Oo nga, yung sa 44. O, Mindanao Massacre. O, di ba? Yung Maguindanao Massacre, guys, natandaan nyo? O, ilang mga media doon namatay, di ba? O, Manila Crisis. Hmm. Yung Luisita Massacre. O yun. Mm, yun. Dami nagsabi yun doon. O, kaya sabi ko, huwag kayong tumingin sa Marcos. O, kung gusto nyo titingnan yung kasaysayan ng Marcos, ay malalaman nyo yung mga kabutihan na ginawa niya, yung mga major projects. Ayan, babalandra yan sa pagmumukha nyo kako. O, ngayon, pumunta kayo ngayon sa side ng mga dilawan. Kung anong nagawa. Mm. Yun. Pag ganun na ang sinasabi namin, no, lalo na ako, ay wala nang nagre-reply sa akin. O, kasi lalatagan ko sila ng isa-isa eh. O, lalatagin ko yung mga nagawa ni Marcos dati, yung mga kasaysayan ko, yung anong katotohanan. Pag nilatag ko yun, doon sa fanpage na yun, wala nang nagre-reply sa akin. Ganun eh. O, Mama Jacqueline, may galam shout out. Ayan, madam. Si Lolit, ay magbasa muna ako eh. Pustaan sa pagkaroon ng debate. Ay, malapit na guys ang debate nila. Next week na. O, panoorin natin yun guys. Ay, excited me. Busaan sa pagdating ng debate, President me, makakasakit. Iwas Pusoy. Ay, nako. Alam nyo, no, sa debate, ako, kampanting-kampanting na ako. Kasi, alam nyo bakit? Nakita ko na yun guys. Yung debate ni BBM nung last 2016. Kung nakikita nyo, napanood nyo yun, ay nako, masasabi nyo, kawawa naman. Pero nananatili siyang nakangiti, mga best! Very, ano siya guys, fully confident siya nung that time.
nakangiti lang siya. Believe ako talaga sa kanya. Alam niyo kung bakit ginawa niyo? Kasi wala naman kasi katotohanan eh. Kung bakit hindi siya, ano guys, nagagalit. Nakangiti lang kasi walang katotohanan. Although naman na parang ginigit nung ni Kawatano, siyempre nakakasakit din ang loob, ano? Ang nasasaktan doon guys, yung mga followers ni Sir BBM. Pero si Sir BBM, ay nako, kampanting-kampate. Kaya itong debate na ito, sa darating na next week na, for sure guys, kayang-kaya niyang i-handle yan. Siyempre, hindi nawawala yan, mga best. Yung mga Elgatin, well, mababanggit na naman yan. Mababanggit ni Marem. Dahil nabanggit din niya yan noong 2016, noong naglaban sila. Ngayon, presidential debate, babanggitin na naman yan, yung Elgatin, well. Ako, gusto ko lang kay Sir BBM, ano. Gusto ko si Paul sa pagbubuka ni Madam Auring na. Gusto ko sasabihin ni Sir BBM, bakit? May bilinsya ka ba? O, ang tagal na nga, ano yan. Yung kaso na yan, eh. Hinahabol-habol nyo. Bakit wala kayong ibilinsya? Kung ako ganun, kung ako lang si Sir BBM, ganun sasabihin ko sa pagbubuka niya. No? Sa, yung harap-harapan ni Kanga. Sasabihin ko sa harap-harapan nila. O, ang tagal na yan. Trial of the century nga, eh. O, nakailan kayo? Ang laki-laki ng ginastos yung pera para habulin yung Elgatin Wealth. Ano, saan na? Wala naman kayong sapat na ebidensya. Hindi nyo naman kami na ipakulong. O, di ba? Pag ganun ang sinabi niya, supalpal sila lahat. Kaso lang hindi ganun si Sir BBM, guys. Nananatiling ano, guys, na kampante. Iba yun. Yung mga sagot niya. Pero yung mga sagot niya, guys, supalpal sila. Lalo ni si Cayetano, guys. Sabi niya, remember, I am a Marcos. His president is an Aquino. Oh, di ba? Nasubalpal siya doon. Ay, nako. Alam nyo, yung mga DQ-DQ ni Sir BBM, nandyan yan. Nandyan yan. Kaparte dyan yan. Kasabwat yan eh. Yan si Tapias Boy. Ay, naloka ako. Miss Pedalisa, samahan mo rin ng itlog. Ere Kabadot. Uy, ano yung pinag-usapan nyo dyan, ha? Ala kayo, ha? Ay! Ganun! Ay! Some parents are abusive to their kids in the Philippines. Yes, ma'am. Kaska, tama po yan. Eh, kaso lang, guys, yun nga, dun sa bills na pinasa ni Pangulong Duterte, guys, minsan, hindi rin natin masisisi, no? Minsan, yung nananakit yung mga magulang sa mga anak, ang may gawa lang ng ganyan is yung mga ano lang guys, ay mga baba lang no, yung hikao sa buhay. Well, nagagawa nila siguro yan dahil ano, dahil sa hirap ba? Baka kulang sa financial, no? Lahat-lahat. Kaya nagagawa nila mananakit ng anak nila. Yung mga anak ko guys, hindi ano lang mga yung mga spoiled brats. Para ko lang mga kapatid, eh. Mag-uusap kami, tawanan, ganun lang. Yan. Ano pa? Kasi bagsak na sa party list. Party list ni Buka dahil kay Batingaw, Bugaw, Bay. Ayan, kaya nagpakapalakas siya sa suporta kay BBM, Sara. Samantalang sobrang anti-Marcos yan. Hitad na huwag kayong maniniwala. Yes, guys. Ano? Ito nga dapat ang iniisip ni Banat Bay. Alam niya pala na may tumakbo na party list na kaibigan niya o boyfriend niya, girlfriend. I don't know. Dapat hindi ganun siya masamang panalilitaan niya sa mga tanso. Kasi tawag niya sa atin mga tanso eh. Mga pro Marcos, ayun ang tawag niya sa atin guys. Tanso, goldista. Kung naging mabait sana siya, no? Ay hindi. Baka sakaling manalo pa yung party list ng Muka. Kaso lang, iba na eh. Nandahil sa kay Banat Bay, hindi mananalo ang party list ni Muka. Tandaan nyo yan. Ha? Kilala na ng mga ano yan, Marcos loyalist. Yan si Batingaw. Lulit girl po, yes. Balot-balot kayo dyan, sabi ni Liam Mendez. Ayan, Erica Baduts. Ahaha, itlog, ulo kayo. Dyan, naloka naman ako. Agoy. Angel Vlog, hello, busy cell. Ayan, ako, paktay ka. Diha sa ka.
Call center mo dahil. Sabi ganun, ano. Erika Badot, hello, Busy Cell. Nandiyan pala si Busy Cell, guys. Magbabasa ako, guys, ano. Yun. So, yun, guys, yung mga update ko sa inyo. Nakita nyo. So far, so good. Ang taas ng ratings ng ating pambato, 71%. Ayan. Ipopost ko yan mamaya sa aking community. Pag nakita nyo sa community ko, guys, ipost nyo din sa mga FB account nyo. Lahat, spread po natin yan. Nang sa ganun, guys, ano, para matatai ang mga ano, mga dilaws. Oh, alam na nila. Kaya alam na natin ngayon ang pakulo nila is binabalik nila yung nakaraan para tuluyan ang sirain si Sir BBM, no? So huwag tayong magpapatinag doon, ano, kasi lumang tugtugin na po 'yan yung paninira nila ngayon sa social media. Gumagamit pa sila ng tao para sirain lang si Sir BBM. Nakikita nyo, ha, napapansin nyo sa mga ginagawa nila, isa lang po ang kanilang layunin, kundi ang sirain si Sir BBM sa social media at sa buong mamamayang Pilipino. Gusto nila ma-distract, no? Gusto nila makuha, no, ang boto ng mga majority ng Pilipino para doon sa kanilang kandidato. Pero yun ang akala nila dahil nga hindi nakakagatin yung mga paninira na ginagawa nila sa ngayon, no? Oh, yan. Parang akala nila kasi, no? 4K ibabalik nila yung mga issue nung nakaraan na wala naman nangyari, no? Lack of evidence about the Elgatin wealth. Ayan, nag-spread sa buong media yung Elgatin wealth. Ang laki Elgatin wealth na yan. O, di ba? Ingitiro talaga yan, eh. Si ano? Si Karpa? Ingitiro. O, ingitiro, number one. Ito lang masasabi ko, sir. Wala naman kayong pakialam kung if ever naman makaupo si Sir BBM at makuha niya ang mga share nila sa mga kumpanya na pinag-anuhan nila, mga, kung sasabihin natin, mga shareholder. O, shareholder sila. Katulad sa GMA, guys, ha, anlaki. Anlaki, ha, ang ano ni dating Pangulong Marcos dyan. O, wala na silang, iyan nga, sabi ko, walang pakialam si Attorney Carpio, guys, no, sa mga share ng mga Marcos sa iba't ibang kumpanya kasi pag-aari ng Marcos yun. May karapatan sila na kukunin po yun. Share po nila yan, eh. Bakit nakikialam yan si ano, si Mr. ano, si Attorney Carpio? Wala na kayo pakialam doon, sir. Karapatan po nila yun. Pera po nila yan, eh. No? Karapatan nila yan. Kayo wag niyo yung pakialam. Yun lang ba ang kinatatukutan niyo? Wag niyo naman po igaya si BBM sa inyo, eh. Hindi naman ganun yun, no? Hindi naman ganun balasubas yun. Saka hindi naman marunong mga awa yun. Katulad sa inyo, pinasinisiraan nyo. Tingnan nyo nga, oh. Ang bait niya nga. O, anong sabi niya, guys, ha? Kasi kanina, na itanong sa kanya ni Mike, ni Congressman na Defensor Santiago with a representative ni ano, 4th District ng ano, si Lucy Torres, guys, no, sa kanilang interview. Tinatanong nila about the franchise of ABS-CBN. O, kung ano ba ang opinion o anong masasabi niya tungkol doon sa franchise, sa mga bibigyan ng bagong prangkesa. Ang isa lang ang sasabi niya, guys. Isa lang itong sinabi niya. Let me correct this, no? Baka nang gagawa naman ng ano, issue ng mga dilawan nito, no? Ang sabi ni Sir BBM, no, inunahan na natin ngayon, no? Bae, mga dilawan, eh, magaling magano yan, eh. Magsalita, no? Nasasabihin, papayag si Sir BBM na ibubuksan ng ABS-CBN katulad ginawa nila kay Senator Imi Marcos. O, ni Banat Bay. Hindi niya ano, guys, ini-explain. Oh, hindi ni explain kaya tuloy parang nasira ang pagkala ni Madam Amy Marcos doon sa mga ano niya, followers niya, kasi hindi niya ano inexplain mabuti. Oh, ito lang, ah. Ang sabi ni Sir BBM, wala namang problema, guys. Makabalik sila sa ere, pero may pero, ayusin nila yung mga gusot nila at idadaan sa magandang proseso sa pag yung prangkisa na yan, no? Kasi kung ano yan, guys, bibigyan sila, didinigin pa yan. Ewan ko lang, hindi ko alam. I'm not sure kung sa kongreso or where or sa korte. Hindi ko sure, or sa senado. Hindi ko sure. Basta nabanggit niya yun, guys, na ang sabi niya makaere sila, pero yung mga batas na nilabag nila, guys, kailangan ayusin nila. Oh, hindi sila pwedeng mag-ire, guys, na mayroong mga batas na nilalabag nila. Lalo na, guys, yung tax. Ang laki. Millions of taxes na hindi pa nagbabayad.
Oh, 'di ba? Nagbayad lang sila. Ano lang 'yun, yung binayaran nila, ilan ba 'yun? Nung nakaraan, naka-record 'yun, guys, oh. Yung binayaran nila. Pero actually, no, parang nilalaktaw nila yung taon. Actually, every taon hindi sila nagbabayad ng tax. Ayan yung sabi ni Sir BBM. Niya sinasabi na ibabalik yung IBS-CBM na para ano, diretso gano'n, parang bigay na parang hindi. Yung katulad ginawa ni Kurikang, binigay niya na lang na walang pirmahan. Diretso ibigay, parang ano, nagbigay ka lang ng ulam sa kapitbahay na walang pirmahan. Nakatunayan nga na ibalik. Pero wala, binigay na lang ng ano ba, bigay lang eh. Parang binigay lang. Ayun ang sabi ni Sir BBM. Ayusin nila yung mga gusot nila, yung mga nilabag nilang batas na kadami-dami. Oh, bago sila mag-ire, pero pag hindi, wag na. O, hindi maka-ire, guys, pag walang ano yan, pag hindi inayos yung mga bata, yung mga nilabag nilang batas. Oh, no one above the law. Sabi ganun nga, 'di ba? Sabi ni Sir BBM, yun na. Baka binigyan na naman ng ano ha, ng mga dilawan. Ayusin muna ang mga nilabag nilang batas. Magbayad sila ng utang bago sila mag-ire. Ngayon, pag naayos nila, mag-clear na lahat. O, ipag-usapan na yan. Doon sa korte siguro. O kaya sa Senado. O kaya doon sa Kongreso. Para bigyan sila ng prangkisa. O, ganun, no? Di ba? O, mabait si Sir BBM. O, di ba? Karapatan nila yun. Ayusin nila yung mga batas, yung mga gusot nila. Kasi naman eh, no? Tapos plus yung ano pa, yung yung citizenship ni Mr. Lopez, 'di ba? Half American 'yan. Ang alam ko kasi, guys, no, pag ikaw ang may-ari ng pinakamalaking network, dapat 100% pure Pilipino ka. Oh, ganon. Ayan. Agoy, hello Pretty Bea and Nelly, sabi ni Ansel Vlog. Ayan, Mama Jacqueline, may galaps out sa iyo, Madam. Oh, nabugok. Bakit nabugok? Wala kayo. Anong pinag-usapan nyo dyan, guys? May galap sa ato at may love host. May galap sa ato sa iyo, darling. Mama Jacqueline. Lobidibina, Balmores. Balut Pinoy kayo dyan. Sabi yun na, balut na talaga. May balahibo. Oh, guys. Ala kayo, guys. Ano pinag-usapan nyo dyan? Puro balut po. Ano yan? Bitlog yata yan, ha? Ansel Vlogs, may galap sa ato. Pretty, sabi niya. Para saan yang talong at pipino, ha, Mel Benoit. Naloka ako, guys. Loko kayo talaga. Love Divina Balmores, natatawa siya, oh. Thank you, pretty, ano, yan, friend Nelly. Daming saging mo, ah. Oy, guys, ano ba yung saging nyo? Bakit baluktot? Maria Casca, I decided to have only two kids and much easier to survive with small family if you are not that rich, especially when you are living in the Philippines. Yes, that's correct, ma'am. Kasi alam nyo naman ang sitwasyon natin dito, guys, ano? Dapat nga may family planning talaga, no? Kailangan din natin ang mag-control. Yung mga, yung ibang babae dyan na iniisip lang yung kasarapan, hindi iniisip yung kinabukasan ng mga anak, iba, mag-control po kayo. Kasi kawawa naman ang mga bata, kinabukasan nila, no? Kasi pag dumami talaga, ang mga anak, hindi na kayang paalagain, ipapa-adapt. Kaya okay lang yan, guys, na pinasa ni Pangulong Duterte na bill. O, yung batas na yan. So, batas na, no? At bawal manakit ng husto sa anak. O, kalorki. Uy, hala! Eva Nicodemus, good PM. Iyan, kumelek, wala na ako. Tiwala sa kanila dahil lahat sila mga sinungaling. Sabi ni Madam Eva, may galab sa toot po. Hindi daw na hacking ang machine ng sa kumelek. Dapat lang na na imbestigahan iyan na ni Pangulong Duterte. Ang alam ko, guys, ano, parang nanawagan yata ang ating Pangulong Duterte. If I'm not mistake ka, guys, kasi hindi ko ganong napakinggan, parang ganun nga, no? Eh, dapat lang na maimbestigahan yun. Kasi hindi biro yun, guys, oh. Nagkakalat ka ng ano, nagpapakalat ka ng balita na nahack. Eh, nakakaalarma po yun sa mamamayang Pilipino. Ang nakataya dito ay yung buto nila, no? Lalo na yung ano, isa sa mga, ang alam ko, Manila Bulletin ba? Ang nagpa-ano nun? Nagsabi. O, dapat managot po, dapat sagutin nyo yung mga ganyang sitwasyon, yung mga ganyang paghahak-hak yan sa ano. Delikado kasi yun eh. Masilan po yung ganyang balita. Dapat yung sure ano, sure news kayo. Huwag yung puro peke naman. Grabe kayo talaga, oo.
Ay, kasi nakaka-alarma yun eh. Delikado yung ganyang mga balita, guys. Hindi maganda yun, no? Nagpapakalat ka ng balita na hindi naman, wala naman katotohanan, hindi naloka ako. Huwag ganun. No, magbalita kayo, mag-spread kayo ng news, yung totoo. Para naman kahit papano, magiging aware ang mga tao para maagapan ng mas maaga. Siguro yung mga ganyang balita, kaloka naman kayo. Oh. Ayan, pipino nga, haplo sa haha. Ay, mas lalong maghirap naman ang mga mahirap pagtaas na naman ng tuition fee. Dapat hindi yan ang focus nila. Batikusin yan sigurado na, basa ko yata yan. Michael Oralio, ayan, sir, salamat sa iyong paano, ha, pakulay dyan. Oh, guys, ang dami nyo, no? Judith Pitalbiro, Michelle, bayaan mo na. Hello, hello ka nation. Yan ni Inang Bayan. Ayan, sabi ni Judith Pitalbiro. Pitalbiro pala. BBM and his groups always ready to help for calamities in the Philippines. Maria Casca, yes, ma'am. That's correct. Kasi sa totoo lang na, sa lahat ng aspiring president, si BBM lang po ang maraming naitulong. No? Hindi ko naman inaano yung iba. Nakakatulong din naman po sila. Yes! Pero si BBM mas marami. Ayan, Erika Badut. Ayan, Pedilisa, may basag pala. Sa susunod, ingatan mo yung balot at Pinoy mo. Naku, patay tayo dito, guys. Ano na pinag-usapan nyo dahil? Si Peck BB. Ayan, 1,700 ang islands ng Pilipinas. Delikado tayo, guys, pag yan ang pangulo natin. Tapos magkaroon ng forum sa international, patay tayo. Anong isasagot? Baka ang Pilipino bibinta na. Erika Badut, sa tatawa siya, sabi ni Pidelisa, agoy, may siling manghang, agoy. Punta ka sa mga Ita tribe, ma'am, survey mo sila doon. Pumunta si Lene dyan sa Tarlac, yes. Don't worry, guys, ang target ko is, the next target ko, hinintay ko lang yan, ha, presidente, yung president list. Next, any day from now, no? Kaya nakabantay ako lagi. Gusto kong malaman yung talagang finale ng ano, guys, yung finalize ng mga kandidato. Kasi gusto ko, pag nag-kalisurvey ako, ayoko ng ano, guys, no? gusto ko sure na sure, no? So, ang target ko, guys, ang next is ano, sa baluarte ng Dilawan, for sure. Babalik ako ulit sa Tarlac City, guys, kasi dito natin malalaman talaga, no, ang totoong labanan, no? Although malayo pa yung election, 3 months and a half, pero siyempre sa survey natin, dito natin malalaman kung talagang mint. Ang survey ko kasi, no, sa Tarlac is talagang marami na landslide si BBM. So ngayon babalik ako, pero dito sa kabila naman, no, dito sa may palengke dati, pero dito banda maraming tao. Dito natin malalaman kung talagang still BBM pa rin ang kanilang manok, ika nga, pambato. Ganun din sa itong Tarlac, guys, malawak ito, no? Sobrang malawak ito. Lalo na bawat bayan katulad ng Hirona, Victoria, napakalawak po 'yan. Sobrang lawak 'yan. Kaya isa-isahin natin 'yan, ano? Pag nag-survey ako, guys, naka single motor lang ako, no? Iniiwan ko lang sa ano, nag-iisa lang. Kaya medyo may pagka haggard ang dating. Sabay ganun, ano. So, yan, guys, mag-ano na ako. Don't worry, sir. Try natin yan. Ay, dito sa mga, ano, saan banda yung mga Ita? Dito sa amin, maraming Ita. Try ko yan. Don't worry, makikita nyo naman, guys, yung kalisurvey ko sa susunod mga araw. May hinintay lang ako na, ano, finalize ng ano ng mga presidente list. Ano, lasa, ayan, bugok na itlog na may buhok. Hoy, ano 'yan? Hoy, grabe kayo, pinag-usapan niyo mga best, Melvin Warren, look. Si pa kayo lang ang nag-memorize ng sagot kasi scripted ang tanong. Yes. Baka may posibilidad, guys, mag-ano 'yan, mag-withdraw 'yan si Sir Manny Pacquiao, no? Kung ako, oh, katulad nyo, tingnan mo, kaluukan, 2% lang ang nakuha niya. Halos mag-zero na talaga, hala kayo. Agoy. So, yun, guys. Ay, si Pacquiao, tama ka. Ay, talagang dapat ano yan eh. Dapat, kumbaga, mag-withdraw na lang siya, guys. Mila, Salvador, yung mga boboto kay Lini, samahan ng itlog at lo. Mila, Salvador, may galam sa that, ma'am. Maria Casca, BBM has a good college background. Yes, Harvard ka mo, di ba? Oxford pala.
Oxford, guys, Oxford. Oh, yung mga balita pa, gaya, balita pa, ha? Ang sabi pa nila, no, sa buong media, na si Sir BBM daw hindi makaapak sa US kasi mayroon siyang kaso doon. No? Tingnan nyo, ginawa ng dilawan. Wala na silang maibato, guys. Wala na silang maibato, kundi ano-ano na lang talaga. Itong ano nila, ang propaganda nila ngayon, guys, ay social media. Kasi alam nila social media na napanood ng karamihan ng mga mamamayang Pilipino, pero hindi nila alam ng mamamayang Pilipino, alam na this. alam nila yung mga galawang mga dilawan. Kilala na eh, lumang tugtugin. Ay, nako po. Ano pa? Agoy. Melvin Warren, isang tirik ang mata. Naloka ko, wala kayo, guys. Ano pinag-usapan nyo dyan? Maria Casca, don't trust Mara, ano, Rojas. Ay, kilala na po natin yan, ma'am. never. Ano, nako, Chokban. Budi, ay, nako, iba itong nabasa ko, ah. Haha, hirap naman, kainin yan. Pinali sa biya, Melvin Warren. Ano yung pinagsasabi mo dyan? BBM manok. Titilao ka, yes! Roberto Ocampo, Rembert Ocampo, malakas ang pakiramdam, bakit hindi siya makabango, puro tago siya. Sino yon, sir? Sino yung binabanggit nyo? Malakas ka, whoever, both, corrupt, yan, si Dilao, super, just like ano, kay Lugaw, sabi ni Malakas, galit na galit to si madama, kay ano, ah, sabi niya pa, oh, Elvira Romero, God bless us, BBM, Sara, NB, RB Safe. Yes, Edgar, Jojo, Silario, BBM, Sara, panalo na, solid na. Sa Pangasinan, huwag kayo maniwala dyan sa kay Muka, taktika yan eh, Banat Bay. Correct! Kasi nga guys, malakas si Sir BBM ngayon, kaya na si paglapitan ang mga balimbing na mga tao, no? Dahil alam nila, pag kumampi sila kay Sir BBM, kumbaga, maisasama sila, guys, na ibuto ng solid supporters ni Marcos. Kaya ayan, nagbabalimbingan nila dahil alam nila ang boto, no, ang dami, no. So ibig sabihin, pag sumanob sila kay Sir BBM, mananalo sila, pero hindi nila alam, ha. Ang akala nila BOBO ang mga supporter ni Marcos. Yun ang alam nyo. Ngayon pa, huli na kayo, alam na this. Ayan, tama. Hello, sister Akrital Jana. Hello, sir. How are you? Remember to come po. Taki, sana ka yun. BBM mo eh. Ay, okay lang, sir. Walang problema. Ilabas mo ebidensya. Kung kung mayroong may ebidensya ka. Lodibino, Balumores, Epalka. Sabi nga nun. Ayan, Eva Nicodemus. Ayan, Kumilek, hindi na ninyo kami maluloko. Kapag nanalo si Lugaw, manda, agoy, nandaya na naman kayo kasi utak. Ayun, kulay yelo nga. Melvin Warren, haha, hindi yan mahirap. Masarap yan, kainin. Agoy, ano ba pinag-usapan nyo dyan, guys? Ano ba yan? Mar Lorenzo, no vote, Mocha, party list, 22. Solid BBM, sorry, 22. For Senator. Ayan, Attorney Gadon, Attorney Marcolita, Attorney Rocky, Hunasan, former senator, Hercito, Robin, and Padilla. Si, ano guys, no, si Attorney Gadon, di alam ako sure kung talagang, ano, may nakita kasi ako, kung naano guys, no, alam ko parang na-approve yata yung pagpapalit sa pangalan ng NAIA. Ibabalik na yata sa dati, Manila International Airport, or PIA, Philippine International Airport. Hindi ako sure guys, kasi may pinakita sa kahapon, pero, for sure guys na, no? I wish na talagang tuloy-tuloy na yun na mapalitan yung pangalan ng NAIA. Ibabalik sa dati. Nakatungtuwa si Atty. Garon kahapon, no? Sa wakas. Siya kasi ang nagpuporsige nun guys na petition na para matanggal guys, ano? Yung NAIA. Ibalik yung PIA or MIA. Pag PIA, Philippine International Airport. Pag MIA, Manila International Airport. Depende po sa dalawa doon, pwede yun. Wag lang ang NAIA, no? Kasi hindi naman siya nagiging sundalo, hindi naman siya nagiging pangulo. O, di ba? Wala naman siyang naitulong sa bansa. Si Ninoy Aquino, binigno pala nung senior. No? Kaya hindi daw dapat magiging hero at ilagay yung pangalan niya. Wala naman, hindi naman daw siya naging pangulo. Agoy. Siyempre kagagawa ng misis niya yun, kaya nilagay doon.
Don Erica, sabi ni Nelia Mindy, sa yan. Ayun. Sir Mio, may galam sa to, sir. Supporting from Ginger Duke, Team Lunatics. Yan. Sir Mio, may galam sa to. Oh, thumbs up, Ma'am Liz. Hello. Yan, here to support. Thank you, sir. Pwede Lisa, Bia, kain tayo. Melvin Warren, wow. Nagkaintindihan tong dalawa. Guys, magbabasa na ako, ha. Oh, don't forget to like our live. Ay, kumakain ako habang nanonood. Wow, thank you Sir Warren Melvin. Ayan. Joey, Joey, Joya, palitan mo nga si Maharlika, sabi. Bakit sir? Bakit palitan ko? Wag naman, no. Ako guys, hindi ako nagmumura dito, okay? Ano lang tayo, kumbaga, ano lang, alam niyo naman, 'di ba? Kung baga eh, wag tayong gumamit ng mga bad words, no. Ano lang, kumbaga, yung tama lang na medyo, pag halimbawa, i-ano natin yung isang tao, katulad yung parang, kayo naman sir, parang gano'n, ano, tigil-tigilan nyo naman po yan, ano, gano'n naman talaga, no, gano'n naman talaga tayo, hindi na natin kailangan ng gumamit ng bad words, kasi hindi naman po maganda yan, ano, especially, maraming nanonood sa atin, yung mga kabataan, kasi nakikita ko guys doon sa aking analytics, nakita ko doon may mga kabataan na nanonood sa akin, no? So, pero iwas tayo ng konti ng mga salitang hindi maganda kasi nagagaya ng mga paslit, no? So, kung mayroon man tayong binabatikos dito or sinopalpal sa mga words lang na without bad words, guys. Mga ano lang, simpleng mga hindi nyo kayang tatalunin si Sir BBM. Tandaan nyo yan. Parang gano'n, ano? Itatak nyo yan. Itatak nyo yan. Itaga nyo yan sa bato. Hindi nyo kayang talunin ang aming pambato. Parang gano'n ganyong style na medyo, ano, no? Hindi tayo galit. Simple lang tayo, no? At least, kumbaga, hahadlangan natin, ano? Iko-correct natin yung mga yung mga nagsispread ng news about sa Kaiser BBM, katulad ginawa ni Banat Bay, no? Dapat iko-correct natin yan, no? Dapat kumpletuhin, explain mo ng konti. Yung pinaka-bottom line, yung pinaka-ano, yung pinaka-sagot doon, no? Yung hindi yung parang sa umpisa lang, hindi mo diniritso, hindi maganda yun, fake news po yun, no? Marami magagalit noon. Kailangan, yung mga ganyang tao, ano natin, kumbaga hadlangan natin, kumbaga contradict natin sila. Ganun lang tayo dito, hindi tayo nagmumura. Pangit yung mga nagmumura. So, yung mga ibang vloggers, no, lalo na sa solid BBM vloggers, iwasan nyo po ang magmura, no? Kung mag-ano man kayo, mag-comment kayo, dapat yung tama, no? May kunting galit, pero walang mura. Galit na parang galit sa mukha, parang ganun. Parang drama ang dating. Ayun, nasaan ako guys? Ang layo nyo naman, grabe kayo. Ayan, Piang Family TV po, TV, yan, may galabi sa to, sir, ayan. Sa March, si Glenn Chong na mamumuno sa kami. I wish ko lang po guys, sana po, si Glenn Chong. Kaya siguro, alam nyo, kaya pala hindi siya tumakbo pagka-senador. Yun ba ibig sabihin nun? Siya ang hawak sa Comelec. Chairman ba? Commissioner o whatever. Anong pwesto niya doon? Wow, chochol. Ay, gusto ko yan, guys. Pag siya ang nilagay doon, hahay. Ay, nako, guys. Pag siya ang nilagay doon, masasabi ko, nako. Wala na ako masabi, guys. Speechless ako. Dahil maganda ang pamumuno niya. Siguradong walang korap. Abogado pa. Tsaka magaling. Diba? Malinis ang halalan. Sa susunod ng mga halalan, malinis ang kanyang pagpapatakbo, tsaka walang dayaan pag si Glenn Chong ang ilalagay. I hope, no, siya ang mailagay. No? Siya ang ilalagay ni Pangulong Duterte. Sigurado po yan. At saka yung sino man. Ay, ano? Si Attorney Guanzon, guys, tsaka si Jimenez, if I'm not mistaken, ha? Ewan ko lang kung ano, ha? Basta ang sure ko doon, may tatlo dyan sa Comelec na magretiro ngayong February. Isa na dyan si Madam Guanzon. Alam nyo naman, dating appointee ni Pinoy. Si Madam, hindi lang si Pinoy, si Cory Aquino. Kaya alam na this. Alam na this. Mawala na yan guys, huwag kayong mag-alala. Mawala na yan si Madam Aureng.
Sa ngayong February, kaya todo na tayo. Wow! Oy, si sino pa? Nakita ko 'yun po, yung post ni Lugaw, talunin niya daw si Sir BBM. Wala nang daya nung 2016. Oo nga, guys. 'Di ba sabi natin kagabi dito, sobrang kayabangan niya. Oh, sobrang kayabangan niya, hinamo niya talaga. Oh, social media 'yan, ha? Na-spread 'yan yung news, yung pinost niya na 'yan, guys, na tatalunin niya si Sir BBM, ang sabi niya. Pinanindigan ko niya 'yon. Dahil 'yun naman talaga ang gusto niya mangyari, 'di ba? Na haharangan niya si Sir BBM. Ah, 'di ba? Wait ka muna, guys. Wala akong ipit ngayon. Nakalimutan ko. Okay lang. Ayan, Tribong Meligan official sa mga kamaka-BBM, miga-miga lang sa toot po sa inyo. Hello po, sir. Ayan. Nasa Cebu pala kanina sila BBM at Sara. Yes, Unity Team Idol. Yes, nandoon sila, guys. Alam nyo na, di ba? Malalaman ko yan mamaya, yung iba, ano mga nangyayari. Melvin Warren, hahaha, sabi ni Pretty Bia, ayan. Si Kore nga, ng, ang komunista na mata. Oo nga, tama po kayo, Len Dunggaw. Ay nako, kilala na po natin yan. Marcos D. Assis, ano po ba ang abangan sinabi ng korte na nagbayad na sila? Ano pa ba ang dapat abangan sa Comelec Caloca? Kasi nga, sir, eh. Ito naman kasing dilawan na ito. Pinagpipilit nga nila, guys. Hindi sila humihinto. Ayaw nilang, ano, talagang gusto nilang matanggal talaga si Sir BBM. Alam naman nila na talagang wala naman utang yung tao. Barya lang yan, guys. Ano ba yan? Eh, kaso lang, eh, siniseryoso nila. Walang ground nga, sabi nga ng karamihan sa mga abogado, lalo na yung abogado de si Attorney Briones, guys. Walang basihan po yung kaso, kaya madidikyo po yan. Kaya huwag kayong magalala. At isa pa, ha, nakasama na si Sir BBM sa baluta. Tapos na. Nasa baluta po siya. And, if ever naman, guys, hindi matapos yung DQ na yan, kasi ang alam ko parang if ever na hindi naman masusolve ng Comelec or ano man, guys, ano yan, aabot sila ng korte. For sure, mana na yun, guys, madikyo yan. Wala na mabasihan, uy. So, ewan ko ba, ano bang motibo itong mga dilawan? O, tingnan nyo. Alam nila na walang mangyayari. Kaya ang ginawa nila ngayon, kinakalat na naman nila yung kasaysayan, yung ill-gotten wealth. Eh, si magnanakaw, si et cetera, et cetera. Yun ang kanilang propaganda ngayon sa social media. Marami taxi, BBM, din nagbabayad ang mga Marcos sa tax daw. Kaysa may kaso doon si BBM sa Amerika. Naku po, kalo magtugtugin. So, yun guys, ha, marami salamat sa inyo. Punta si Sir BBM sa Cebu. Sa Cubao. Sa Cebu po, ayan. Okasyon doon ay kaya pala. Shout out sa lahat, sabi ni Piang Family TV. Yan guys, ano? Makunat pag kulubot. Aguy, ano ba yung pinag... ano nyo dyan, guys? Ganda gabi, Lods. Ayan, maraming salamat, guys. Si Lini gusto din daw. Katandem si BP Sara. Aguy, wala na. Ay, hindi pwede, guys. May isang salita yan si, ano, si Inday Sara. Ang loyalty niya, guys, kay Sir BBM. Dahil nakikita niya, ang kanyang pangulo, eh, mataas ang kanyang kalidadi ka nga. Lalo na sa experience about the politics. Yan ang gusto ni si Madam Sara. Dahil ito naman ay magagamit niya pag siya ay isang pangulo na. Agoy, Maria Casca, ABS-CBN, over always 2 trillion pesos unpaid taxes to Philippines government. They have labor violation, PDR, violation no land title. Yes, ma'am. While operating their bias media in the Philippines. Ay, kung di ako nagkamali, guys, yung nilabag nilang batas is 7 o more than na ano yun, guys, yung nilabag nilang batas. More than 7. If I'm not mistaken, guys. More than or mas mababa pa. Basta marami sang nilabag na batas. Never, guys, sabi ko sa inyo, ang laki ng utang nila yan sa taxes. Oh, hindi pa nakabayad, no? O kung hindi pa umupo si Sarah, si Pangulong Duterte, hindi nagbabayad. Oh, see? Samantalang si Sir BBM, 60,000. 7 lang eh. Halos naman na ikakamatay ng ano, guys, nung dilawan. Ngayon na alarma sila. Napaso ng puwet. Lalo na ngayon nakita yung record sa Caloocan. Naka, patay tayo. Patay kayo dyan, oy. Webinar, yes! Bisukol, talaga, makunat.
Asipsipan, haha, agoy, patay tayo. Dapat iboto para makaupo. Yes, Ipitina Abilyamor. So, yun guys, ano? And that's it for our topic for today, mga best. Marami salamat sa inyo, no? Salamat sa pagsama niyo sa akin. Babasa na ako, no, for the last. Ano bang nakalagay dyan? Ayun, sabi ni Iba Nicodemus, kapag nanalo si Bongbong Marcos, dapat palitan ng pera na 500 na si Nino Noy Noy dahil minamalas ang Pilipinas. Dahil nakapa ngumbaba, pati 1,000 palitan na din. Oo nga, parang ganun. Ang laki ng problema. Ang laki ng problema ng pera natin, no? Na kasi nakapalong baba si ano doon eh, si Mr. Aquino. Senior, ah. Oh, kaya palitan na talaga dapat 'yan. So, yun guys, ano, and that's it for today. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang po tayo at tayo magdi-DN. See you guys tomorrow and in our next video. And of course, sa mga video na upload ko, don't forget guys to likes. Okay, salamat guys sa pagsama niyo sa akin. Ayan, God bless us. Oops. Guys, yung Omegatron na, mag-ingat tayo, na. Doble ingat, ha. Kumain tayo ng wasto, mag-inom ng vitamins, alcohol lagi, don't forget to wear your mask. Pag required ang efficient, why not, guys? Ano? Kung hindi naman importante puntahan nyo, they stay at your home, no? So, yun guys, i-pray natin si Sir BBM, Sara, no? Na magtatagumpi sila sa kanilang kandidatura. At sila ang ihalal. Claim natin yan, guys, ha? Sa kay Lord. Victory upon victory. Of course, blessing upon blessing to the Filipino people, no? At siyempre magtatagumpay tayo. Isa, dalawa, tatlo, pag tayo nanalangin, ang buong puso, tayo ay pakikinggan ng Diyos. Ito ay mangyayari, no? Tutugunin ni Lord yan. At siyempre, yung sarili natin, ang pamilya natin, isama natin sa dasal, guys. Naingatan tayo araw-araw, ilayo tayo sa anong mga kapahamakan. Of course, tayo magtatagumpay sa pinaglaban natin ngayon. O, di ba? So, yun mga best, stay safe and God bless us all. See you guys on my next live. Thank you. Babus. Bye. Una-una pala yung babus ko. Bye, 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 bye. Babus. Bye, guys. Love you all. Ingat po kayo, okay? Salamat po sa lahat. Ayan. Bye, guys. Bye, everyone. Pwede... Ay, ba't ayaw?